Dito sa mundo natin, maraming tao na ang nagsasabi na sila daw ay di umano may angking kapangyarihan, kayang magpagalaw ng ganito, kayang makita ng ganyan o may nararamdamang presensya. Sa ngayon, nararamdaman ko ang lakas ng presensya nila. Marami kaibigan, napakarami. Ang iba pa nga ay ginagamit pa ang quote-unquote kapangyarihan nila para man lamang ng kapwa. Pero sa libu-libong mga taong ito, bilang lang sa ating mga daliri ang bukas na subukan ang kanilang kakayahan ng mga dalubhasa. Sa mga tuwid they put it to the test, ika nga. Tipong kaya niyang patunayan sa napakaraming tao na totoo nga na siya ay may kapangyarihan at isa na nga dito si Joseph McMonagle o mas kilala sa tawag na Joe McMonagle. Si Joe ay may kapangyarihan na kung tawagin ay remote viewing. Ang remote viewing sa madaling sabi ay parang kapangyarihan ni Professor X sa pelikulang X-Men. Kaya ni Joe na pumasok sa isang katawan ng kahit na sinong tao para makita kung ano ang nakikita nito gamit lamang ang kanyang litrato. Para mas maintindihan kaibigan ni halimbawa, ako si Joe, bibigyan ako ng litrato mo tapos makikita ko kung ano ang nakikita mo. In this case, nanonood ka sa munting video natin. Kahit na nasa malayong lugar ka man o kahit hindi kita kilala ay kaya ko. Bukod dito, kaya rin ni Joe na makita ang nangyari sa nakaraan at ang mangyayari sa hinaharap. Masasabi kong si Joe ay may kredibilidad kahit papaano dahil isa siyang retiradong sundalo. Base sa kanya, nagsimula ang lahat ng ito nang minsang nagserbisyo siya sa Vietnam. Isang araw, nakasakay siya ng eroplano nang aksidenteng bumagsak ito. Napuruhan siya ng sobra at nag 50-50 ang kanyang buhay. Dito, nakaranas siya ng kung tawagin natin ay near-death experience at mula noon, nagsimula na siyang makaramdam ng mga kakaiba, mga kakatwang pangitain at doon, nagsimula ang kanyang kakayahan para makapag-remote view. Tulad ng nabanggit, napakarami na niyang beses na lumabas sa telebisyon para subukan ang kanyang kakayahan. 1997, nang maimbitahan siya sa programang Paul McKenna's Paranormal World kung saan sinubukan niyang iguhit ang imahe na tinitingnan ng isang tao na hindi niya kilala. Ang sinasabing tao noon ay nakatayo sa isang lugar sa London. I want to mix half circles with straight lines. My sense of it is some kind of a raised object, perhaps. It's starting to look a lot like a bridge, but I don't want to call it a bridge. Okay. Walkway, or this is actually a waterway. This could be water as well. The moment of truth. Water, you've got water, certainly. Up here. Pero kaalaman, akala ko ba sulit ang oras ko sa panonood? Malay ko bang tsamba lang yan? Well kaibigan, ang kwento ng ating bida ay mas lalo pang magiging kakaiba. Nabanggit ko na kung sino man ang may kapangyarihang makapag-remote view ay mayroon ding kakayahang makita ang hinaharap o ang nakaraan pero hindi ko nabanggit na kaya niyang makita kahit na libo, milyon, bilyong taon na ang nakakaraan. Sa puntong ito kaibigan eh parang nagiging hindi nakapanipaniwala ang lahat, di ba? Pero maniwala man kayo sa hindi nang dahil sa kapangyarihan niyang ito ay hinire siya o kinuha ng CIA ng Amerika. Tama kaibigan, as in CIA, Central Intelligence Agency ng Amerika. At kung tinatanong nyo kung bakit gusto ng Amerika na mag-espiya siya sa mga kalabang bansa tungkol sa kung ano ang kanilang mga susunod na gagawin o di kaya naman kung mayroon nga ba silang balak na gawin laban sa Amerika. At hindi lang yan kaibigan, alam nyo pagkatapos ng lahat ng pangyayaring ito na ma-hire siya ng CIA ay laging naiimbitahan si Joe na magsalita sa mga UFO conference. Tama ang dinig mo kaibigan, UFO o Unidentified Flying Object. Mula sa pagiging sundalo, pagkakaroon ng remote viewing ability, pag-hire ng CIA sa kanya at heto naman tayo ngayon sa mga alien-alien. Well, that escalated quickly. Sa mga speech na ginagawa ni Joe ay minsan niyang ibinulgar sa publiko ang isa sa top secret na ginawa ng CIA noon sa kanya na minsang sinubukan ang kanyang kapangyarihan at ito ang parteng sinasabi ko na hindi ko alam kung mamamangha ka ba o kikilabutan. Minsang nagkandak ang CIA ng programa at tinawag nila itong Project Stargate.
Sa kanyang mga speech, sinabi niyang minsan siyang binigyan ng envelope ng CIA. Sa loob ng envelope ay may nakasulat na coordinate o yung mga ginagamit na numero sa mapa na tumutumbok sa isang lugar. Kasama ng coordinate na ito ay ang random na petsa. Hindi siya binigyan ng background kung ano at saan nakuha ang mga numero nito. Sinabihan siya na sabihin kung ano ang kanyang mga nakikita gamit lamang ang mga numero. Ang hindi alam ni Joe noong mga araw na iyon ay ang mga petsa at coordinates na ibinigay sa kanya ay hindi matatagpuan dito sa ating mundo. Hindi sa Earth, kaibigan, kundi ang coordinates at petsa pala ay sa isang lugar, sa Mars. At para mas maging komplikado ang lahat, para kay Joe ay ang mga numerong ito ay rumirepresenta sa nangyari milyong taon na ang nakalipas. Ginawa ng CIA ito para once and for all ay mapatunayan kung totoo ba ang kanyang kakayahan. Kumbaga, iniisaan siya ng taga-CIA dahil kung isipin kung si Joe ay magbabanggit ng mga bagay o lugar na karaniwang nakikita dito sa ating mundo ay wala na, isa siyang peke, fraud ang kanyang kapangyarihan. Pero laking gulat ng mga tao sa CIA noong sinabi niya na ang kanyang mga nakikita ay mga lugar na hindi niya maintindihan. Mga lugar na unang beses niyang nakita sa tanang buhay niya. Naglalakihang mga bundok na may kakatuwang hugis. Ito pa ang nakakagulat, binanggit ni Joe na nakakakita siya ng mga sinaunang tao. Ang itsura ng mga ito ay payat pero sobrang tangkad. Ang mga ito ay may kasuotang maninipis. Nakakakita rin siya dito ng sobrang tataas na obelisk at naglalakihang mga piramid. Bukod dito, sinabihan siya ng mga taga-CIA kung pwede ba niyang lapitan o kausapin ang mga nakikita niyang di umano alien para kausapin kung sino nga ba sila. Ang sabi naman ni Joe, ang lahat ng mga ito ay nasa bingit na ng kamatayan, na ang mga taong tinutukoy ni Joe ay naghahanap ng paraan para mabuhay pero hindi nila kaya. Ang mga ito ay naghihintay ng tulong sa ibang nilalang o may isang kauri nila na hinihintay nilang bumalik para isalba ang sanlibutan. At ang dahilan ng lahat ng ito ay ang korupsyon sa kanilang gobyerno. Parang nagkaroon sila ng mass extinction na may kung anong sumira sa kanilang gobyerno kaya unti-unti silang namamatay. Anyway, kaibigan, kung isa ka sa mga nakapanood ng isang video natin kung saan tinalakay natin ang bata na sinasabing minsang nabuhay sa Mars, ay masasabi kong may pagkakahalintulad ang kwento nila. Kung maaalala nyo, sinabi ng bata na ang mga tao noon na nanirahan sa Mars ay unti-unting namatay dahil sa nuclear war. Di kaya, ang sinasabi ngayon ni Joe na problema sa kanilang gobyerno ay dahil may nagagalap na digmaan sa kanilang mundo milyong taon na ang nakalipas. Na kaya pala, ang taong kinausap niya gamit ang remote viewing ay nanghihingi ng tulong at naghahanap ng bagong planetang tirahan para kanilang lapitan. Kung gusto niyong panoorin ang episode nating ito, ang bata na nakapunta sa Mars, ay mag-iiwan ako ng link sa ating description. Tandaan, kaibigan, na random numbers ang ibinigay sa kanya at hindi sinasabi kung ito nga ba ay sa Earth o sa kung anong planeta man sa ating solar system. Pero dahil totoo ang kanyang kakayahan, ay nalaman niya na ito ay out of this world. Siguro sa likod ng mga isipan nyo, kaibigan, eh may nagsasabi na ang kwentong ito ay hindi totoo, na ito ay gawa-gawa ko lamang, na ginagawa ko ang istoryang ito para lang sa views. Pero kung sasabihin ko sa inyo na may konkreto tayong basehan sa lahat ng nangyaring ito, ay maniniwala ka ba? Well, naglabas ang CIA ng dokumento galing mismo sa kanila na kinukumpirma na ang lahat ng ito ay totoong nangyari. Ang dokumentong tinutukoy ko ay inilabas noong August 8, 2000 at makikita mo ito mismo sa kanilang official website. At mag-iiwan ako ng link sa description kung gusto nyong basahin ang lahat ng nangyari.